Hello, here's another quote from Life, Philosophy, and Lessons. Napakaganda kasi ng kanilang mga post eh. Nakakapagpagaan ng damdamin. So ganito kasi ang ginagawa ko. I unfollow the pages na medyo negatibo yung content. Kasi negatibo na nga yung buhay natin. Ang dami ng negatibo. Tapos, dadagdagan pa natin ang mga negatibo na nababasa natin sa social media. And so, I choose the kind of quotes and posts that I read and keep on my newsfeed. So ito yon. A man's worth is not in the abundance of his possessions, but in the abundance of his gratitude. So, pag sinasabi natin gratitude, ito yung, this is, timbang nagpapasalamat tayo. Na-appreciate natin kung ano yung meron tayo, ano yung mga biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Minsan kasi hindi natin napapansin, hindi natin nabibilang kung gaano karami yung mga bigay ng Diyos sa atin na biyaya dahil we are busier, mas busy tayo na pilangin yung biyaya ng iba. At doon na nagsisimula ang inggit. Ngayon naman, kung bibilangin natin ang mga biyaya na binibigay ng Diyos sa atin, mapapansin natin na ang dami pala nating dapat ipagpasalamat. Ngayon, simulan mo, bilangin mo ang mga biyaya na natatanggap mo mula sa Diyos. Minsan, ang mga biyayang yan ay hindi nasusukat sa material na bagay. Yan ay nasusukat sa mga tao na nasa paligid mo, sa kapayapaan at sa pag-ibig na nasa iyong puso, sa magandang pangangatawan, malusog na pangangatawan, na minsan, we tend to overlook those blessings dahil hindi na natin yan binibilang. Kasi nga, busy tayo na tingnan kung ano ang meron sa ibang tao. Tigilan na natin yan. Magpasalamat na tayo sa kung ano ang bigay ng Diyos sa atin. Napakarami po ang biyaya na bigay ng Diyos.